And now, it's time for SBG. As in, Super Back and Earn Secret Files. Hindi man ako kalakihan. Nasa dila naman ang aking kapangyarihan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Adan. At ang babae sa SPG Secret File ko ay itago natin sa pangalang Eva. I'm currently working here in Qatar as an engineer. At ito nga ang aking rated SPG secret file. Isa si Eva sa pinaka-hot na kasamahan ko sa trabaho. She is working as admin assistant. Liberated siyang babae. Umiinom at naninigarilyo. As in game na game si Eva pag merong ganong sessions. Since parehas kaming single, lagi kaming tinutokso sa office. Lagi akong china-challenge ng mga kasamahan ko na ligawan ko daw si Eva. Gustong-gusto ko, pero hindi seryoso. Kasi nakikita ko sa kanya na para bang game lang siya na babae. Ibig sabihin, ang tingin ko sa kanya, eh parang mahilig siya sa isang gabing nakatayo. So, eto na nga. May isang okasyon na nagiinuman kami ng mga kasamahan ko sa trabaho. Birthday ng isang kasamahan ko, as in, bumabaha ng alak. Past midnight, medyo nahilo na ako dahil sa halo-halo ang iniinom namin. Kaya nagpaalam ako sa mga kasama ko na mauuna na ako. Noong una, pinigilan ako. Pero nagpupumilit talaga ako na uuwi na kasi kailangan kong magtira ng lakas para sumakay ng taxi. Sa kalaunan, pumayag naman sila. Pero nagpaalam din bigla si Eva na uuwi na din siya kasi may lakad pa daw sila ng family niya bukas ng maaga. Sinabihan ako ni Eva na siya na daw ang maghahatid sa akin kasi may sasakyan naman daw siya. That time, meron akong accommodation. Dalawa kami sa room at tanging cabinet lang ang harang ng kasama kong isang engineer din. May edad na din kasi si kuya, kaya maaga natutulog yun. At yun na nga. Pagkapasok nung sasakyan ni Eva sa parking ng accommodation, sinabihan ako na pwede ba daw siyang mag-CR. Sabi ko, oo naman. Habang nasa loob ng CR si Eva, naglalaro sa isip ko na ano kaya kung yayain kong makipag isang gabing tayuan sa akin ang taong to. Papayag kaya to? O baka naman pag sinabi ko to sa kanya, sampalin ako bigla. Pagkalabas niya sa CR, niyaya ko siya. Baka gusto niyang magkape. Pero sabi niya, hindi na daw. Magsisindi lang daw siya ng isang yosi bago siya uuwi. Sinabayan ko siyang mag-yosi.
Hanggang sa pagkatapos, akala ko uuwi na. Pero bigla niya akong hinalikan. Madiin ang paghalik sa akin ni Eva na parabang maubusan na kami ng hininga. Eh, syempre, yun din yung gusto kong mangyari, kaya ayun. Gumanti na rin ako ng kagat. Animoy parang espada ang aming mga dila. Pinasok ko siya sa room namin. Pero sabi ko sa kanya, huwag siyang maingay. Baka madinig ni kuya. Karga-karga ko siya hanggang sa makarating na kami sa kama ko. Parang may contest kung sino ang unang makakapaghubad ng mga damit. Kaya nung parehas na kaming, alam nyo na, hindi ko akalain na biglang hinawakan ni Eva ang aking pipe. Sabi niya, grabe naman tong pipe mo. Kailangan mong mag-enhance. Inaamin ko naman na hindi kalakihan ang aking pipe. Pero alam ko, nagpapaalsa sa bewang ng babae, hindi naman nadaan sa pipe, kundi dila. Hindi man ako kalakihan, nasa dila naman ang aking kapangyarihan. Pinasok ko siya sa room namin, pero sabi ko sa kanya, huwag siyang maingay, baka madinig ni kuya. Karga-karga ko siya hanggang sa makarating kami sa kama ko. Grabe. Kumakain pala ng pipe tong si Eva. At hindi lang kain. Animoy parang nililinis niya lahat ng kalawang na nasa pipe. Habang abala si Eva sa ginagawa niya, ay bigla kong nakita ang kanyang tibak. Agad kong kinuha ito at sinuksok ko sa ilalim ng punda ng unan ko. Ilang sandali pa, hindi lang pala marunong mag-drive ng sasakyan si Eva, kundi mahilig din pala siya sa larong eskwertsyan yan. Equestrian. Ayun, equestrian. Ano, equestrian, chan, chan. Mahilig siya sa larong equestrian. Ang galing kumambyo ni ate. Parang kantang in and out ni Sandara Park yung ginawa niya. Maingay si Eva, kaya bawat sinasabi niya ay sinasabayan ko. Kunwari, umuubo ako para hindi halata kay kuya na nasa kabilang side. Siyempre, di ba? Dinig na dinig niya, eh cabinet lang ang harang. At yes, successful kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, umuwi na siya at baka may makakita sa amin. Alam mo na, baka ma-chismis kami sa office. Ngayon, hinahanap daw niya yung panty niya. Tinatanong niya ako kung nakita ko daw ba. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko naman pwedeng nakawin yun. Kasi hindi ko naman panty yun. At isa pa, hindi naman ako nagpapanty. Gusto kong matawa sa reaksyon niya. At pinaggagawa niya. Kasi talagang akala mo, isa lang panty niya. Kasi alalang-alala talaga siya sa nawawala niyang panty. At sabi niya, paborito ko pa naman yung tibak na yun. Sabi ko sa kanya, hindi kaya nakalimutan mo lang mag-panty?
Kasi ang suot niya naka-leggings lang siya. Eh pangit naman, 'di ba? Pag makapal yung panty na suot, 'di ba? Yung iba nga hindi nagpa-panty pag nagle-leggings yung suotan eh. At yun. Umuwi si Eva na walang panty. Sabi ko na lang sa kanya, pag nakita ko yung tibak niya, ipapadala ko na lang. Few days later, nagkita kami ni Eva sa office. Ano mo yung parang walang nangyari sa amin. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa nangyari sa amin. Habang nagkakapi ako sa pantry namin, nilapitan niya ako. Sabi niya sa akin, baka nakita mo na yung tibak ko. Sabi ko, hindi ko nga nakita, ang kulit naman ito. At sabi niya sa akin, lasing lang daw siya nung time na yun. Pero tandang-tanda niya na nakatibak siya at kulay violet pa daw. Wala akong planong isoli sa kanyang tibak niya. Ngayon, nakikita ko na lang si Eva sa FB na nasa Pilipinas at ikakasal na siya sa kanyang boyfriend na mukhang bakla. Hindi ko alam kung anong nagustuhan niya sa lalaki niya. Basta ang alam ko, hindi man ako kalakihan, nasa dila naman ang aking kapangyarihan.